Habang mahigit 2 oras na ginulantang ng malalakas na putok ng baril ang buong barangay Poblacion na natili sa kanilang mga bahay ang mga taga Datu Piang, naghihintay kung ano ang susunod na maaring mangyayari sa kanilang bayan. Dahil nakatimbre ang kasundaluhan sa nakaambang paglusob maliban sa pulis, 4 na sundalo mula sa 6th Infantry Battalion ang kanilang idineploy sa paligid ng simbahan bago pa man makarating ang mga BIFF. Subalit dahil sa dami ng armadong terorista, nahirapan silang madepensahan ang komunidad. Na-overwhelm yung mga puwersa natin ng pulis at pati ang pulis at pati yung kasundaluhan. Na ganun karami yung napunta doon. Kung nakapasok na po ang mga tangke natin, naisalba na rin natin pati yung mga kapulisan na nandoon sa may likod ng simbahan. Nabuhayin po yung 4 na tropa ko, sir. Nag-hold the line, sir. Hanggang sa hinabol yung mga kalaban, sir. Tsaka medyo madilim po yung, sir. Hindi talaga namin nahabol ng malayuan, sir. Doon lang po lang sa mga perimeter natin, sir. Nagkaroon pa po ng additional na mga reinforcements po na nanggaling po sa 34th Infantry Battalion at nagkaroon din po ng galing po ng mechanized sa armor po natin. Nag-alisan po sila nung nakita nila na sila naman ang na-overwhelm sa pagdating sa puwersa. Matagumpay na nabawi ng militar ang lugar mula sa BIFF at nailigtas man ito ang kanila mga kabaro at mga pulis na nasa likod ng simbahan, nagawa namang sunugin ng mga terorista ang police car na ito. Naiwan po yung police car na during that time po na nagkakaroon na po ng skirmishers, natapunan po yun ng gasolina o molotov bomb, kaya nasunog po yun. Para kay Colonel Banaag, kung hindi dahil sa naging estratehiya ng 4 na sundalo na nasa location, malamang mas malalang pinsala ang maiwan ng mga BIFF. Yung 4 po na yun na nagdepensa po doon, pumunta po sila sa mga strategic locations. It could have been a different story. Maaari na sunog din nila yung detachment, na yung outpost na nandoon. Maaari meron pang ibang pinsala. Ayon sa militar, walang sibilyang nasugatan o nadamay sa bakbakan. Ngunit sigurado itong nagkaroon ng casualty sa hanay ng BIFF na hanggang sa ngayon bine-verify pa nila kung ilan. Dagdag pa ni Colonel Banaag, mga tao sa paksyon ni Nakarialan at Alyas Motorola ang promotor ng gulo. Magandang gabi, Pilipinas!